Hello everyone, welcome to our vlog. Welcome to Agent Lenny Vlog. Before we will start to our topic today, I'm inviting you to like this page, Wonderfly Travel Agency. And if you want to book your flight, you can message on that page. We offer to go on tour packages. Hello guys, how are you today? So for today's video, para maiba naman po ang ating vlog, ayan, nagpakita na po ako sa inyo ulit. Dahil naka-adjust na po ako after giving birth, nakapag-travel na din po ako with my infant. So sa mga nagtatanong po dyan kung allowed na po mag-travel, yes. Dahil 1 month pa lang po yung baby ko, naka-travel na po kami. Pero hindi po lahat guys ng 1 month is allowed to travel. Kasi yung iba, wala pa pong birth certificate. Kailangan hintayin nyo yun bago po kayo makapag-travel. And make sure yung baby nyo is full term. Although allowed po sa airlines na 2 weeks up, pwede nang i-travel ang infant. Pero para po sa safety din ng baby nyo, alamin nyo din kung okay ba siyang i-travel, healthy ba siya, full term ba siya. Kasi according to my research po, pag hindi po full term ang baby, hindi po dapat siya i-travel muna. Hintayin nyo pong maka 3 months up pa rin nyo para makapag-adjust. Pero dun sa mga full term at okay naman po yung lahat, wala naman pong problema sa baby, so pwede nyo po silang i-travel. Nasa, malalaman nyo naman po as a mother kung healthy po yung baby nyo, i-travel kung okay po siya. So yun lang, medyo mahirap lang i-travel ang infant kasi so madalas po silang mag-poop. So kung saan-saan lang po kami doon nagpalit ng diaper ng baby namin. Pero nakasurvive kami nung pagdating naman sa plane. Yun po yung problema kasi mostly sa mga infant, iyak sila ng iyak. Pero yung baby ko naman po, hindi naman po siya iyak ng iyak. Meron po kami prepare sa kanya na headset for babies. Kasi tayo nga mga adult, pag sasakay po tayo sa plane, naglalagay po tayo ng headset. Or di kaya kumakain po tayo ng bubblegum para po sa pressure, para po sa tenga natin. So for our baby, nilagyan po namin siya ng safety. Siguro hindi din niya naramdaman yung sakit sa tenga because of this headset. At hindi po siya iyak na iyak dahil uncomfortable siya sa pag-travel. Masarap po yung tulog ng baby namin. Gawa din siguro nang nakatulong tong headset. Umiyak lang po yung baby namin sa taas nung nagutom po siya. Yun lang po ang pag-iyak niya. Hindi po siya yung iyak na iyak for the whole flight po. Parang ang hirap din po mag-travel pag yung baby nyo is iyak na iyak sa plane. So make sure din po na magiging comfortable po sila. So better to buy this, hindi po headset, para po sa tenga ni baby at para hindi niya po maramdaman yung air pressure po. Sure. Yun ang dinala lang po namin for the requirements para po sa baby namin is the birth certificate. Then during the travel, kailangan mag-ready na po kayo ng mga essential needs ni baby dahil allowed naman po na meron siyang bag, although hindi po nakalagay sa ticket na 7 kg kay baby. Pero pag may infant po kayo, allowed po yung magdala kayo ng kanyang mga essential needs like yung powdered milk sa mga nagpo-formula milk and then the water po. Allowed po yun para sa inyong infant. So yun, abangan nyo din po ang mga next travel namin on May 29. Babalik po kaming Manila. I-share ko din po sa inyo ang mga change requirements. So ngayon yung travel, no, medyo hindi po siya gaya ng dati na magpipresent ka lang ng ticket at saka ng ID. Pwede ka nang pumasok. Ngayon, kailangan mo na mag-prepare ng mga vaccine card, ticket. Kailangan naka-ready na po lahat ng documents nyo bago kayo pumasok sa airport at para iwas hassle. Yun na yung mga pagbabago din, guys. Yung 7 kg na hand carry, 1 bag allowed lang siya. Yung mga 20 to 30 kg check-in baggage, 1 bag allowed lang din po yun. Then, yung 2 bags allowed is for the 40 kg. Hindi na po allowed ngayon yung mga hati-hati na hindi na po allowed nyo yung marami kang bag sa 20 kg. Kailangan po isang bag na lang yon. Yun po yung rules ng kahit anong airlines as of now. Yung may mga i-flash din po akong video galing sa travel namin nang umuwi kaming province. Hello guys, ayan, papunta kami ngayon sa airport na IA Terminal 3 po. Dun po kami sasakay with my infant. So 1 month pa lang po yung infant ko. And allowed naman mag-travel dahil full term ako. Then hinintay po namin yung mga record nyo sa hospital. Ayun, okay naman po. So naka-voice record lang po ako. At itong vlog na to ay medyo hindi match sa boses ko pero pagtiisan nyo na lang po. Ayun. At least pinakita ko sa inyo kung paano kami mag-travel ngayong May po ito. So, ito po yung airport situation.
So, husband ko po yung pina-video ko. Sabi ko, videohan niya yung paikot ng airport. So, ayan, may mga nag-check-in. Madami na talagang pasahero. Pwede kayong mag-check-in dito sa airport, dyan po sa monitor. At pwede din po doon na po sa counter. Yan po yung counter kung saan nagbabag drop. So, alalahanin nyo din po na kailangan naka-ready yung mga travel requirements dahil except sa check-in, chine-check din po dito bago papasok sa boarding yung mga requirements. I-ready nyo na po para mabilis po ang pila. Ayan yung baby ko. Ayan, iyak nang iyak yung baby ko dyan bago mag-boarding. So, ito na po yung sa loob ng boarding. Sa mga hindi nakakaalam, kailangan i-check nyo po sa monitor kung anong gate kayo at dun kayo umupo para hindi kayo maiwan. So, alamin nyo yung gate number nyo po. Pag TBA yung nakalagay, ibig sabihin wala pang gate number yon. So, hintayin nyo lang po magkaroon ng number. Ayan na po yung sa plane na po kami. Ito na po yung sa taas. And yan, nilagyan ko po ng headset yung baby. Yan, sarap tulog po siya. Parang wala talaga siyang naririnig. At yan, ito na po yung palapag na kami. Tulog ng tulog lang po yung baby, as I said. Gagawa nga po ata nung headset na dala ko. And ito na po, welcome to Jensen. Ito na po yung video. Hi guys, so kakarating lang namin dito sa Jensen. And yun po, may kasama kaming infant. During our travel, so mga requirements lang naman po going to Jensen is the vaccine card, ticket, and the boarding pass. Then, ID also, papakita rin po yun. And sa infant naman, kailangan may birth certificate kayo. Kung wala po, madi-deny po kayo sa boarding. And hindi din kayo makaka-check-in pag wala kayong birth certificate. So yun, ito yung mga dala namin. Ayan. So ito po yung chineck namin sa 30 kg. Then ito naman yung bag na po. So 7 kg po namin siya. Nilagay. And plus ito, nag-isa po kami 7 kg ng Mr. Ko. So expect more videos from Agent Lenny Vlog. That's all for today's video. Thank you everyone for watching and see you on our next vlog. I'm inviting you guys to like this page, Wonderfly Travel Agency and Agent Lenny. Kung gusto nyo pong magpabook ng flight nyo, message nyo lang po yung Wonderfly Travel Agency. And then kung may question po kayo sa vlog na to, message nyo po yung Agent Lenny. If you want more travel update, please like this video and share para marami tayong matulungan. And don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you won't be updated on my next video. Goodbye everyone! Thank you for watching!